And good day guys. Good day ka Axis. And welcome, welcome sa ating channel. Welcome sa page natin, no, kung nasa Facebook community page din naman tayo. Welcome sa Axie World PH Daily Chart SLP Analysis. Okay? And today is August 8, 2021, no. Punta tayo sa ano, sa chart analysis natin. By the way, sa mga bago pa lang pala, no, in this channel guys, in this Facebook page, ang Axie World PH ay gumagawa ng daily SLP chart analysis guys. So if you want or if you like this kind of contents, consider to subscribe or follow our page. Kung nasa YouTube ka man, subscribe or click the notification bell para everyday kapag naglalabas tayo ng chart analysis, maano nyo, no, maging active kayo or maging updated kayo para alam nyo kaagad if possible ba na bumaba or possible ba na tumaas yung price ng SLP. So we post around 5 PM, no, madalas 5 or 4 PM ganun, nagpo-post tayo everyday. Okay, so again, if you are interested on this kind of concept of creating content na katulad nito, no, consider to subscribe po. Para sa inyo rin din naman to. Libre lang din mag-subscribe. Okay, so let's go to the 1 week or weekly time frame sa SLP chart again. Katulad nito, matagal na to guys, no. Matagal na tong plinot natin itong Fibonacci level retracement, which is sinabi nga natin dito guys na ayan, nabasag niya yung around this area, nabasag niya na yung ano, no, yung golden area na 0.618. So possibly ayun, which is sinabi ko na pag nabasag yun, dadiretso siya dito sa strong support area na to before, 'di ba, na around 0.17, which is ginawa niya, no. Ngayon since ganun na yung nangyayari, para makita talaga natin if talagang dediretso na siya sa up, sa pagtaas, no. Actually with this kind of situation, mukhang matatagalan pa bago tumaas ulit sa ano, sa sitwasyon na to, no. Pero siguro nasa 60% na baka magstay muna siya ng ganito, kukuha muna siya ng momentum pa itaas, no. So yun yung expectation natin. Pero if titignan natin sa daily time frame, ibig sabihin nito guys, no, baka siguro mga 2 weeks pa or baka medyo hindi pa ganun kabilis. Though hindi tayo sigurado doon, no. Since nabasag niya kasi itong golden area na to, we cannot expect na bumalik siya kaagad pa itaas, no. Hindi natin ma-expect 'yon. Pero at least pero again, it is also a probability pa rin naman. Okay, so punta tayo sa daily time frame. Sa daily time frame naman guys, kitang-kita natin dito yung rejection around this area. Okay? So hopefully wag siyang mag-end ng ganito. Kasi ang nire-represent nito guys is bearish, no? Bearish movement. Ang laki ng candle, wick ng candle. And possibly sa susunod na candle niyan is may penetration na paibaba. So we can expect na medyo bababa talaga siya around this area. Talaga, i-retest niya talaga 'to. Okay? But again, sige, but we are hoping. Basta ito guys, wag lang 'tong mag-close ng ganito. No, dapat medyo umakyat siya around this area. Mag-close siya ng ganito dito banda, no. Ganito 'yung mangyayari dapat. Okay. Ganito dapat 'yung mangyayari diyan, guys. Ayan, ganyan. Ay, sorry. Ganyan dapat yung mangyari dyan, guys. Kapag ito ay nag-close, ganito ang itsura niya, no? May wick, ganyan. Tapos biglang ganito lang. Or baka mag-red pa na ganito, no? Expect na, guys. Ito, expect na talaga. Nadediretso na to hanggang dito. By the following days. Around 0.15 area na USD. Okay, and yun yung ano natin. Pero kung pupunta tayo sa, tingnan na natin yung mangyayari kung ganun nga yung magiging reaction niya sa 4-hour time frame. Tingnan natin. Sa 4-hour time frame naman guys, balik siya ulit doon sa ano, no. Balik siya ulit doon sa may ginawa nating key level of
support and resistance, which is nag-ranging siya around this area. And we are hoping na pag nabangga niya ulit ito ay umakyat, kasi ano pa naman eh, kumbaga meron pa ring buying pressure na nangyayari dito sa area na to. Meron pa ring buying pressure, so possibly pwede pa rin siyang dumiretso pa igtaas. Ganyan. Ititest niya ng pangalawang beses to and hopefully mabasag niya na. And pag nangyari yun guys, eto guys, malaki pressure ng selling dito. So possible if dumiretso siya pa ganito, pwede pa rin siyang bumaba yan, around this area, tapos biglang gagawa siya ng head and shoulder na pattern. Ganito yung mangyayari, which is dito yung ito yung head niya. Ito yung magiging head, ito yung magiging left shoulder, ito yung magiging right shoulder. And pag ito nangyari guys, wait na lang din tayo sa pag-break ng structure nito dito around this area. Magwe-wait tayo dito na ma-break yung structure na to. Ayan. Kung ma-break tong structure na to guys, yun, start na yun. Ibig sabihin nun, confirmed reversal na yun guys. Pag na-break niya tong structure na to, confirmed reversal na yan. Okay, so happy-happy na dapat tayo. Kung ganito yung mangyayari guys, and kung mag-create siya ng reverse head and shoulder, yun, we can expect na dediretso na siya. So I suggest guys, hold. Siguro ito na rin yung time para sabihin ko na kung gusto niyo talaga na talagang manalo or ano, i-hold, pwede nating i-hold yung SLP natin kasi ano pa naman yan eh, alam naman natin na not unless kailangan nyo na talaga, no, not unless kailangan nyo na talaga yung SLP to be converted, no, pero if like me na trader, siguro I'll hold this one at hinihintayin kung ganito yung mangyari. Alright, so yun yung possible na pwedeng mangyari. Yan yung end. Kapag nag-close ito, punta tayo naman sa early time frame. Ayan. So this one kasi guys, nakakita tayo ng double bottom around this area. Wait lang. Nakakita tayo ng double bottom around this area. Ganyan. Na nagbigay ng pressure pa itaas. Okay, and hindi dapat ito guys lumagpas dito sa double bottom na nagawa nito, no. Hindi dapat tayo lumagpas diyan. And sa sitwasyon na to guys, feeling ko kung titingnan natin yung retracement nito, itong Fibonacci retracement na to. Fibonacci retracement. Tingnan natin dito. Ayan. Ayusin natin yung Fibonacci. Ayan. Nabasag niya na rin yung ano. Mali yung ano natin. Baliktad guys. Ayan. So basically ayun, nabasag niya na yung 0.618 area na hinuhold niya around this area, 'di ba? Pero ayun, meron pa tayong natitirang isang kumbaga support area dito, which is tumama din doon sa na drawing natin a week ago or 3 days 4 days ago. Ayan, na 0.786 na mga key levels of reversal area yan, 'di ba? Or I mean retracement, sorry. Key level of retracement yung mga yan. Itong 0.618, itong 0.786 na to. Itong nasa 0.178 US dollar price. Okay, so yan. We can expect pa rin guys dito sa early time frame na abutin niya ulit ito. I-retest niya ulit ito guys. Sa tingin ko, no. I-retrace niya ulit ito. So gagawa siya ng mga candles na ganito. Pwedeng gawin niya tong mga candle na to. Ayan. Tapos i-retest niya ulit to. Tatry niya ulit to mag-penetrate. Yan yung na-expect nating mangyari ngayon.
Pero yeah, for now yun muna guys. Yep, yun lang muna for now. Kasi ngayon wala tayong ibang pwedeng hindi pa natin masabi guys na magre-reverse na eh. Hanggang sa magkaroon ng head and shoulder pattern. Na katulad nung sinabi ko, kung ganito yung mangyayari guys. Kung ganito yung mangyayari, 'di ba? Ganyan. Tapos ganyan, tapos biglang kung ganito yung mangyayari guys, we can expect a reversal na talaga. Ayan. Ayan, ganyan guys ha. Check nyo to 4 days, 3 days from now. If ganito yung mangyayari guys, expect na around dito sa area na to. Pag lumagpas to guys, ito, itong key level ng 0.20 area. Pag lumagpas tayo dito guys, expect na magre-retrace siya, bababa siya ulit dito sa area na to. Pero malaki na yung possibility na dumiretso siya pa upward. Pero again, on the daily time frame or in the weekly time frame, which is tignan nyo dito guys, oh, yung drawing ko saktong-sakto. Nagawin niya to dito sa daily time frame guys, dito naman magde-decide yan. If mabibreakout niya to, diretso na yan guys. Diretso na yan, i-hit ulit yung all-time high or dito sa area na to, yung 0.34 or nasa around 17 pesos, mga ganito. Okay, so yun yung mga pwede nating i-expect. Alright? So, ayan. Guys, if you like this video at nagustuhan nyo to, I will appreciate your like, subscription, kung makapag-subscribe kayo para sa daily chart analysis natin ng Axie World PH na ginagawa natin everyday. Ayun, might as well share also this video to our friends na Axie players din or trainers. And yeah, I'll see you again tomorrow at this at mga 5-6 PM ulit. I-wait nyo ulit yung ating technical analysis. And bukas, magiging crucial, madedepende, makikita natin kung anong mangyayari bukas, no? Sa price chart. Sa candle or sa price action ng candle na gagawin niya ngayong araw na to at saka buong umaga bukas. Okay, so abangan nyo guys yung bukas kasi bukas talaga magde-decide na naman ito guys. If it's either it will go na itap niya itong area na 0.15 area or pwede na siyang mag-reverse pa itaas. Since hindi pa talaga siya bumagsak, you know? Na-break niya to pero lumipad ulit siya. Yung sinabi natin, lumipad ulit siya. Pero yan, nagpa-fluctuate lang dyan or nagre-ranging lang area dyan. Hopefully, itong mga susunod na oras is ilipad niya naman. Hanggang dito. Sa ina-expect natin mangyari. Pag nandito siya, pumunta siya dito around this area, 0.21. I-retest niya tong area na to na 0.20, then it will go up sa analysis ko. Okay? So, thank you guys for watching this video and I'll see you again tomorrow. Hoping na mangyari nga ito. So, if you are hoping also, no, can you comment down sabay-sabay nating ipagdasal, no, ang pag-angat ng SLP price. Comment down, I hope that it will go up. Ganun na lang or let's go up. Comment let's go up. Okay, para makita natin if maraming mga marami tayong mga viewers, marami tayong mga interested na gawin to everyday. And kapag marami guys yung naging interesado sa ganitong klase ng chart analysis, we will do it talaga everyday. Kasi pag kukunti, syempre yung mga manonood natin or viewers natin, medyo syempre tatama rin tayong gawin. Okay, so thank you guys for watching and I'll see you again tomorrow. Bye-bye!